Hi guys! Ngayong araw na to, magluluto tayo ng Alfredo pesto with shrimp. So, ipapakita ko po sa inyo yung aking ingredients. Napakasimpleng gawin. So, unang-una, nagboil ako ng pasta. Ito yung Alfredo. At saka, nag-slice din ako ng shrimp. So, yung shrimp, kinat ko lang siya into small pieces para hindi siya mahirap balatan. So, tinanggal ko na yung balat niya para hindi na mahirap kainin with the pesto. Kakailanganin din natin ng pepper, salt, maglalagay ako ng konting Alfredo sauce, at ito yung aking pesto. It's an Italian pasta sauce. So, hindi ko siya uubusin. So, I think maglalagay lang ako ng mga 3 tablespoons. So, depende. I-estimate na lang natin later on. Okay, so, paborito ito ng mga anak ko. Normally, ang ginagawa ko lang is ito lang. At saka, classic Alfredo sauce. But this time, gagawa natin, lalagyan natin ng basil sauce. So, ito yung basil na tinatawag na pesto. Masarap to kasi lalagyan mo lang ng olive oil. Maglalagay din tayo ng olive oil as addition to the sauce kung kailangan. So, ipapakita ko na po sa inyo ang aking recipe. Alright, thank you. At magluluto na po tayo. Okay guys, so magluluto na po tayo. Okay. So, ang una nating gagawin is maglalagay muna tayo ng olive oil. Okay, so pinapainit ko yung pan. Maglalagay lang muna tayo ng konting olive oil. Tapos, habang inaantay natin yung olive oil, ang gagawin ko po, maglalagay ako ng isang kutsarang pesto. Imimix ko po dito. Okay? So, ayan, napakabango. Kung makikita nyo po, sobrang bango. Hinaan ko muna yung apoy ng aking olive oil. Kasi ayoko na masyadong hinihit ng maputi yung olive oil kasi dapat hindi. So, ayun. Na-marinate lang natin ng konti. Kung makikita nyo guys, sa recipe nito, hindi po ako gagamit ng garlic at saka hindi na po ako gagamit ng garlic at saka onion. Kasi kung mapapansin nyo, gagamit ako ng Alfredo sauce. Ayoko na maging mag-overpower yung kaniyang lasa. So, dahil gusto ng mga bata, gusto lang nila yung simpleng luto lang na masarap. Yun lang ang gusto nila lagi. Ayaw nila ng masyadong maraming sauce or maraming flavor. So, ngayon, mainit na yung ating oil. Ilalagay ko na po yung aking shrimp. So, lutuin natin yung shrimp. Kung makikita nyo, napakadali lang po nito lutuin. Unahin muna natin yung shrimp. Lutuin natin. Saka mabilis kang tulutuin yung shrimp. Mas magandang lutuin muna siya and then later on ihalo natin sa spaghetti. Okay? Naku, kung maaamon nyo guys, sobrang bango na. Yung iba,
nilalagay nila yung pesto directly sa pasta. So, yung style ko naman, inahalo ko siya sa shrimp para magkaroon ng lasa yung shrimp. And then, maglalagay lang ako ng konting salt dun sa shrimp para magkaroon ng lasa yung shrimp. Okay, huwag masyadong madami salt. Actually, kahit ito lang ang ilalagay mo, pwede nang kainin. So, ang sarap. Saka ang bango. Okay, magdadagdag pa po ako ng konting salt para naman magkaroon ng lasa yung aking shrimp. Ayan. Okay, actually konti lang po yan. Parang maano lang sa tingnan. Okay, so now, luto na yung ating shrimp. Tatanggalin na natin. Itatransfer po natin dito sa steam bowl na ginamit po kami. Okay, ang bango, grabe. So now, lulutuin naman natin yung ating Alfredo sauce. So first, shishake ko muna yung Alfredo sauce. Saka sabi ng anak ko, Mami, gusto ko creamy, ha? So, for this recipe, since madami yung ating pasta, 1 pound, inugos ko na lang yung isang bote. Tapos, ginagawa ko yung pasta sauce kanina na pinag-boil lang. Nilalagay ko dito. And then, sinishake ko siya para matanggal yung yung mga naiwan. Kasi sayang. Okay, so lulutuin lang po natin yung ating pinatay ko kasi yung aking pan. So, ngayon, lulutuin natin yung sauce, yung Alfredo sauce. So, habang niluluto natin to, maya-maya, titikman natin kung yung lasa ng Alfredo is okay na ba siya or kailangang dagdagan ng salt. Okay? So, gagamit tayo ng bagong spoon. Tapos, maglalagay ako ng, let's say, mga 1 lang siguro kasi masyadong thick yung ating pesto sauce. Hindi maganda pag sobrang dami. So, yan, halo lang. Tapos maglalagay lang ako ng pinch of salt. Ganyan lang po, napakasimpleng lutuin ito. At saka kung nagmamadali ka, mag-boil ka lang ng pasta, pwedeng chicken breast ang gamitin mo, nasa iyo. Kasi kung yung iba naman ang ginagamit nila beef, ganun din, the same process, lulutuin mo muna yung shrimp. Katulad nung ginawa ko kanina, pwede mo siyang i-marinate muna. Tapos, kung gusto mo namang nagmamadali ka pa sa gabi, i-marinate mo na siya overnight para yung flavor talagang napakasarap. Okay, so ganyan po. Antayin lang natin. Maya-maya, pag naluto na yung sauce, titikman ko
kung kailangan pa siya ng salt kasi maglalagay tayo ng Parmigiano cheese on top. So, yung cheese na Parmigiano, ano na yan eh, salty na siya. So, normally, hindi mo na kailangan ng maraming salt para dito sa sauce. Kasi ayaw naman natin ng sobrang alat, diba? So, okay. Lagi lang. Oh my goodness. Perfect na agad yung flavor niya. Hindi na po siya kailangan ng salt. Talagang yung classic Alfredo, yun na talaga yung talagang napakasarap. Perfect talaga siya. Ito po yung binibili namin, yung ragu. Classic Alfredo with real cheese. Ayan. Ragu yung pinakamasarap. At saka mura lang po siya. Parang nasa, kung dito mo bibilhin, parang nasa dollar lang siya. At saka, normally, pag nagsisale siya, bumibili na kami ng marami para makasave. Ito yung mga pinaka money saving na food. Kasi kung iisipin mo yung pasta na 1 pound is like, you know, less than $2. Tapos ito. Tapos yung shrimp natin, parang 1/4 lang yan eh. Nakalagay lang yan sa box, pero ginawa ko, hinati-hati ko siya. Siguro yung isang box, parang nakagawa na ako ng mga 4 na recipe para doon. Pwede siyang isigang, pwede siyang hilabos, halabos, pwedeng i-mix dito. Ganun lang po. So, para makasave kayo, pag nakabili kayo ng malaki, i-freezer nyo lang yung box ng shrimp. Tapos, yun na. I'm sure, talagang makakasave kayo ng malaki kasi marami ka nang magagawa sa 1 pound. Okay, so now, ilalagay ko na po yung pasta sauce, yung pasta. Okay. Dahan-dahan lang. Okay. So, habang nilalagay ko po ito, hihinaan ko yung apoy kasi ayaw naman natin na ma-overcook yung ating pasta. Okay? So, kailangan medyo ano pa rin siya, al dente yung lasa ng pasta. Okay. So, sana po suportahan nyo ang aming channel. Huwag po kayong aalis at saka panoorin nyo po yung aming mga travel vlogs. Nakapag-upload na po ako ng 2 vlogs about our travel. So, pag meron akong oras ulit, mag-upload pa kami ng mga travel vlogs namin para ma-share din namin kung ano yung mga lugar na napuntahan namin dito sa US. At saka at the same time, it's our family adventure na gusto namin i-share sa inyo. I hope na magustuhan ninyo at saka ma-share din ninyo sa mga family nyo, sa friends nyo, yung aming channel. At saka, watch out for our upcoming vlogs sa mga travels namin. Shout out ko lang po yung aking cousin na si AJ Cipriano. Sobrang proud po ako sa kanya kasi nung kailan lang siya nag-start ng kanyang vlog, tapos ngayon naka 3,000 subscriber na po siya. Support nyo rin po siya. Tikman ko. Oo. Maliit lang. Actually, hindi na siya kailangan ng olive oil. Kasi yung mga bata, ano naman sa kanila eh. Parang okay na sa kanila yung ganito. Kuminsan kasi pag medyo sobrang creamy, nakakasawa din siya kainin. Iba-iba yung panlasa natin. Kaya, pero iba gusto ng dry, kung minsan naman gusto ng creamy. Talagang depende talaga sa ano natin. Okay, mag-iwan lang ako para sa aking picture. Okay. So, haluin natin. Haluin pa natin. Palagay ko maglagay pa ako ng dagdag ako ng breath.
sa pesto. Para mas lalong masarap. Okay. Okay, so ayaw nating mahaluan ng pesto. So, kailangan laging malinis yung kutsara na gagamitin mo kasi ito kasi ire-ref mo pa yan para magamit mo ulit sa susunod na mga araw. Pwede itong gumamit ng ng iba-ibang klaseng pasta. The same procedure lang ang pagluluto. Pwede kang gumamit ng spaghetti, pasta, pwede rin rigatoni. It's the same. Pareho lang po ang pagluluto. Kasi iba-ibang iba-ibang klaseng pasta. Yung iba naman gumagamit ng vegetable pasta. So, depende po kung anong gusto ninyo. Okay, so I think luto na po siya. Hindi na kailangan lutuin pa. At nagugutom na po kami. Kasi tapos na mag-schooling yung mga bata, online schooling, naaamoy na nila yung pagkain at gusto na nilang kumain. So, thank you guys. Thank you so much for watching our vlog. And I hope na nakakuha kayo ng idea sa pagluluto ng shrimp, pesto, pasta. Gayahin nyo po ito sa bahay ninyo. Try nyo pong lutuin. And I'm sure na hindi kayo mahihirapan. Sobrang sarap, sobrang simpleng recipe. And thank you so much for watching our vlog. God bless. Bye.